Hello mga kapitbahay, hi neighbors around the world and throughout the galaxy. Mabuhay, buhay na buhay si Mami Cuckoo. Ayan, andito na naman ako, ang ganda ng hairdo ko ngayon. Andito na naman tayo sa tambay ng mga chismosa. At ang presidente ng chismosa, ang inyong lingkod, si Mami Cuckoo. Ayan, medyo chismis ako sa inyo. May napanood ako sa TV. Medyo comedy show siya. Medyo kaya ko dinala rito sa tambay ng chismosa at ichichismis ko sa inyo. Dahil, parang may ako nakitang aral dito. Ito, i-story ako sa inyo with action. Okay? Yan. May isang babae, medyo ayaw niya iamin sa sarili niya na bumagsak ng kanyang negosyo at naghirap na siya. Feeling niya, rich pa rin siya. Ayaw niya makikita sa mga kapitbahay na naghihirap siya. So, isang araw, lumabas siya. Dala niya ang shoulder bag niya. Tapos, wala na siyang cellphone. Tingin siya sa labas, tingin din sa loob. Tingin-tingin siya kung may kapitbahay bago siya lumabas ng pinto. Pagkatapos, pagdating niya, namamadali siya. At syempre, ayaw niya makita ng kapitbahay niya, nagko-commute siya. So, nangangadali siya lumabas. Madilim pa yun. Kasi nga, pag maliwanag, makikita siya. Yan, medyo madilim-dilim pa yun. Umalis siya. Lakad siya. Tapos, biglang may dumating. Sumalubong sa kanya. Ang sabi, hold up ito. Akin na yung pera mo. Kinabahan siya. Isip. Ano ba naisip? Ano sa isip niya? Ako. Malalaman ng hold upper na wala akong pera. Paano ito? Mukha pa na akong mayaman. Anong gagawin ko? Sabi, kung anong gagawin ko? Bigla may dumaan ng motor. Binara niya. Para! Binara niya. Alam mo, sino nakasakay sa motor? Ha? Bombay. Pero muna ng 5,000 dyan. Ganun. Punta mo lang ako sa bahay, magkano mahulog? Tanong mong hulog, magkano? Sabi ng Bombay, 100 isang araw. O sige, wala bang tawad? Sabi, wala tawad. Nag-incheck daw. Walang tawad daw, walang tawad. O sige, punta mo ako sa bahay. Huwag ka papakita ng maaga. Mga dilim ka na pumunta para walang tao. O sige, binigay sa kanya 5,000. Pagkatapos eh, malis, sige, malis ka na. Hindi, malis na yung Bombay. Pagkatapos, anong ginawa niya? Oh, ito, 5,000. Binigay niya sa hold upper. Pagkatapos, malis na yung nagulit yung hold upper. Alam mo yung lesson nito? Kaya ako natawa. Kasi, nagaganap sa atin ito. Yan lang, hindi hold upper. Ginawa lang nila story ng comedy. Actually, ganun na nangyayari sa mga tao ngayon. Yung bang, alam nila na walang pera, alam niya medyo gipit niya yun. Mag pinipilit pa nilang bili ng bili, shopping ng shopping. Online shopping, tatampin doon sa cellphone. Tapos yung credit card nila, punong-puno na ng utang. To the extent na nahirap na sila kung saan kukunin yung babayad. At kumahanap na sila ng Mumbai. Parang bang na-hold up ka na, kasi kinukuha yung pera mo, yung gamit, hindi mo na lang gagamit, hindi natambak mo lang. Makita lang ng kapitbahay, may dagdag na nideliver siya, panay ang shopping mo. Panay ang deliver sa'yo. Inuutang nyo sa credit card. Tapos, naipit kayo. Obligado kayong maghulog ngayon, ang maghulog. Nangungutang, nagkukuha sa Bombay para maghulog doon sa card mo. Nagdo-dobli-dobli problema. Aminin natin sa sarili natin, tipit tayo. At kailangan natin mag-adjust. Yun na ibig sabihin yun. Tulad na yung babae na yun, pinipilit niya na mag-sosyal-sosyalan, ultimo sa hold up, pero ayaw niya mapahalata na ano siya, wala siyang pera. To the extent na uminto pa siya ng Bombay para mangutang, para ibigay sa hold upper, para hindi
hindi sabihin na wala siya na hold up sa kanya. Pag nabalitaan na hold up ka, anak ko, kuha sa'ya, 5,000. Ah, di ba? Di mayabang, daming pera mo pala, dala-dala mo. Diba? Ganon chismis. Kaya hindi niya sa ano, yung bibili ka ng bilhin na hindi mo naman ginagamit, parang ka nagpapahold up. Tapos nanguhungutang ka para bayaran. Yun ang lesson niyan. Ayan lang, chinispis ko lang sa inyo na panood ko. Natuwa talaga ako. Tapos naisip ko, ba't hindi ko daling ito sa tambay na chismosa para i-share sa mga ating mga neighbor? Dahil, malay mo, may magising sa katotohanan at hindi na niya maisip na, oy, hindi mo naman kailangan talaga ito. Hindi ko tayo kailangan pakita sa kapitbahay na marami akong sinashopping, maraming card na pumapa-card ako ng card. Ang importante, everyday, wala kang iniisip na problema. Everyday, wala kang obligasyon. Siya, sana eh, natuwa kayo sa aking munting kwento at munting chismis at munting aral. Tulad ng dati, sa mga kapitbahay ko na natuwa, please subscribe to my channel. And this is the subscribe button. Yan na nakasubscribe ko dyan, yung kulay pulo po. Eh, pakipindot lang. At magiging itim po yan. Ibig sabihin, nakasubscribe na kayo. Kung itim na yan, huwag niyo niyang galawin. Kasi, pag ginalaw niyo, mag-unsubscribe naman kayo. At pag napindot niya na yung pula na yan, may lalabas po ng bell. Notification bell po yun. Pakipindot na lang yung all para lagi-lagi, kung meron tayong bagong chismis sa tambay ng mga chismosa, eh, ma-update kayo sa mga chismis. At dito naman, ang like button. Kung nagustuhan nyo ang topic natin ngayon, pakilike na lang po. Bonus po sa akin yun. bilang inyong host, eh, nakakasiya naman malaman na natuwa kayo sa akin. Maraming salamat po sa inyo. At di ko na patatanong itong video ko at mahaba-haba na. Sana nagustuhan nyo ang munting chismis ng inyong mami kuko. At sa sunod, mayroon pa tayong ibang chismis with good vibes. Ang chismis na hindi nakakasakit, kundi nakakatulong sa tao. Maraming salamat po. Love you all. Bye!